inyong lahat and welcome back to my channel. So for today's video guys ay aking i-share lang yung isang halaman ko dito na actually ay matagal ng halaman dito guys sa aking munting garden. So halaman pa ng aking nanay. So kung tutuusin hindi ko na siya napapansin. And akala ko ay hindi na siya makakapagbigay ng bulaklak ngayong January. So actually talagang every January siya namumulaklak. Ayan. So kahapon kasi ay may nakita akong ano guys, grasshopper na kumakain ng mga dahon ng iba kong mga plants. So timing naman na yung nakainan ng grasshopper ay katabi nitong halaman na ito na hindi ko na napapansin. Ayan, kasi natakpan siya ng Brazil na plant ko. So, yun. Kaya ko siya napansin kahapon. And ayun nga, nakita kong may bulaklak siya guys. So, natutuwa naman ako na nakapagbigay pa rin siya ng bulaklak kahit medyo ano, lagi kasi nasasagi ng pusa yon. So dati ay malash, ngayon ay ano na, konti na lang yung dahon niya pero nakapagbigay pa rin ng ano, ng bulaklak. Ayan, so tara guys, ipakita ko sa inyo kung ano tong halaman na to. So ito guys yung aking sinasabi, si Christmas cactus or crab cactus, dahil nga yung kanyang dahon ay parang sa yung ano ba yun, yung sipit ng paa ng crab, di ba? Ayan. So ayan, may apat naman siyang flowers guys pero isa pa lang yung bumuka. Ayan, ito pa lang, and ito maliit pa yung isa. So yun, napakalash noon nito guys. Kaya lang yan na lang yung natira dahil nga lagi nasasagi ng aking pusa. And ayan o, meron pang ano dito. Ayan, meron na tong ugat. So, hayaan ko na lang muna siya dyan sa ibabaw para makalaki pa yung kanyang ugat. And then, ayan, kung mapapansin nyo, meron na namang bato as usual. Kasi nga, hindi lang yung sa pusa ko iniiwas guys, kundi yung ano din, patak din ng ulan kasi kapag malakas naman yung ulan, tumatalsik din naman yung mga ano niya, lupa niya. Kaya yan, medyo parang nakakalkal yung ano, dahil sa patak ng ulan pag medyo malakas yung ulan. And ito yung mother plant. Ayan, so kaya siya nakapagbigay pa rin ng bulaklak. And ito pa yung isa. So yan na lang yung natira. Dati ay apat na ano to eh. Ay, meron pa dito sa ano, kaya lang parang ano na. Oo, ito na lang yung natira guys. And kahit ito ay konti na yung kanyang dahon. And ito ay natatanggal kasi guys eh. Ewan ko kung bakit siya na ano, natatanggal. And ito ay patatanim ko lang to kanina dahil may nakita na akong ugat. And ito rin meron din, kaya lang konti pa kasi yung ugat niya. So, dyan na muna siya sa ibabaw. And meron din namang mga ano, bagong idadahon. Ayan, yan pa. Ayan. So, mga ano naman na to, mga matured naman na sila na crab cactus. So, ang mga bulaklak din nito ay meron pang ano, meron pang kulay white, may fuchsia, may peach, ayan, and may yellow din ata. So ito ay pink naman yung kanyang kulay. May peach noon ako, may peach ako noon, baliktad yung aking Tagalog. Pero ano, hindi siya naka-survive guys, namatay. Ewan ko kung bakit. Mas malalaki yung ano niya eh, dahon niya kaysa dito. Mas malalapad yung kanyang dahon. Ayan, so ito ay tanim pa ng nanay ko guys, ito. So at least ay meron pa rin ako nakikitang mga tanim ng nanay ko. Ayan.
guys. So yan guys yung mga ayusin ko ngayon. May time naman na akong mag-ayos. So ayan, kailang umaambon naman so hindi ako maka ano dito sa labas. Ayan. And ito pa, ito rin yung begonya kong isa. Aayusin ko din dahil ano, ayan, may mga namatay na na ano niya, mga sanga-sanga niya diyan. Ayan, so kailangang ayusin ko na rin. Ayan, so paano kaya 'to? Maambon naman dito sana ako sa labas mag ano, mag-ayos. Ito na guys yung aking natapos. Ayan, so may mga iba pang mga halaman ako na ayusin, so ito na lang muna yung aking nagawa for now. At least ay may na-accomplish akong ayusin ngayong araw na mga plants. So talagang kailangan din talagang may quality time para sa ating halaman, para hindi sila maiwasan ba yung pumangit sila. So hindi naman maiwasan dahil syempre may mga iba ring mga priorities. Ayan, so at least naayos ko na to. So si ano, si itong aking begonya ay lupay-pay pa lang yung mga ano niya, mga dahon niya dahil nga nagalaw. And then ito naman parang wala namang ano, parang wala namang nangyari. Tayong-tayo naman yung mga dahon. And ganyan din si itong aking Tradescantia, dahil ito may mga ugat naman lahat yan guys. Yan, so ganyan lang sana yung gusto kong itsura niya. Kaso nung medyo busy ang inyong kaplantita, ayan, hindi ko na siya naasikaso na i-prune. Ayan. Ayan. So, ayan guys. Yung aking tatlong plants na naayos na. So, ayan guys. Yung aking na-share na naman ngayong araw. So, kung bago ka lang dito sa aking munting channel at mahilig ka din naman sa halaman, please like and subscribe. And paki-click na rin ang notification bell para lagi kang updated every time na may bago akong upload. Thank you for watching. Always stay safe at God bless sa ating lahat. Bye!